Okay, mga kaibigan, sa sandali namang ito, hingi tayo ng paumanhin, ano po, dahil, ano eh, meron tayong matagal ng kaibigan, siguro. Mahigit ng 30 taon na hindi natin nakikita, naka-base na pala siya sa Japan. Natuklasan ko lang dahil tumawag siya sa atin at yun nga, nagkwentuhan kami. Isa siyang musician. Naalala ko tuloy nung kami magkakasama dun sa isang hangout namin, dun siya tumutugtog eh. Doon kami naman nagkikita-kita nung ilang mga katropa nating musician. Pero nasa media na ako noon eh. 1986 to eh. Nung magkasama-sama kami nito, 86, 87, mga ganyan, 88. Oh. Meron kami isang hangout, doon siya tumutugtog. Si kaibigan ko, pangalan niya si June. Ha? Yung nagkataon, doon ko rin nalaman nung magkakilala kami, yung isa niyang kapatid, mas una ko nakilala sa kanya dahil kasamaan kong kumakanta nun sa isang bar. Yung kapat, yung kuya niya. Oh, ngayon, yun nga, naging magkakaibigan kami. Malapit lamang sa, ano yan, tabi ng Manila Hilton eh. Yung kanyang tinutugtugan eh. Yung makikita nyo, kung nagpupunta kayo, naging 7-Eleven yun eh. Yun ang dating, ang pangalan nun, Daddy's. Itong kaibigan natin si June, magaling na ano yan, na musician yan. Oh. At naalala nga raw niya na una siyang nakapunta ng Japan eh dahil sa ating yumaong ama. Isa siya sa mga naipadala sa Japan. Doon nagsimula yung kanyang karir. Isipin niyo, hanggang ngayon nandun siya. At mahaba naging kwentuhan namin. Marami na siyang ginagawang awitin pala. No? At nakakapanood siya dito sa ating programa. Nung panahon namin, saya lang kami ng ano eh. Masaya kami. Ano mga taon na yun eh. Oh, daming musician na bumabarkada sa amin. Ultimo si Robin Aristorenas nung araw. Bago yan na umalis ng bansa. Madalas kaming tumatambay doon sa ano niya, sa lugar niya. Puno lagi ng tao yun eh. Tahimik naman ng mga tao ron. Kilala tayo lahat. Ngayon eh, ito, pinadala niya sa akin yung isang awitin na ginawa niya. Ang ganda nito ha, para sa isang kakantsawan mo na tao. O kaya ginawa mo ng kanta na lumalarawan doon sa isang tao. Kay Kabayo, naalala niyo ba si Norman Kabayo na alagad ng mga DDS, di ba? Pinagkakapirahan ito ng mga gumagawa ng fake account eh. Nung tropa ni Mocha, di ba? Dito sila kumikita eh. Ayan. Kababayan niya pala, nagkataon. Kababayan niya pala ito at kilala niya kung sino itong taong ito. Ha? At yun, siyempre, nabalitaan niya na naging subject ng ating commentaries yan. At ngayon nga, nakakulong na ang damuho, no bail, di ba? Walang piyansa. Pero bago natin na ituloy itong kwento, pakinggan ho ninyo itong awitin na. Sabi ko nga sa kanya, napakagandang kanta niya para, di ba, karaniwang ginagawa mo ng kanta pagka yung mga ganyang klase ng tao, mga novelty, di ba? Oh, kaya mga dating kanta na lalapatan mo ng bagong lyrics. Kamukha siya no, mga parody na ginagawa ni Charlie Pride, di ba? Mga kaibigan. Ito, seryosong music, ha? Pakinggan ho ninyo, ang ganda ho. Bibig na huhuli
may lumabas na bigay ng bigas, nagpakitang gilas. Mga tao ay nagulat sa kanyang mga banat, sa matay pumala. Maraming naniwala at sila ay namangha sa kanyang pabuya. Ngunit ito'y isang uri ng pampanglamang. Mayaman challenge, ipapalabas sa social media. Kalaboso. Tripa niya maging Marcos, may saya yata ito, Diyos po Diyos. Sumigat siyang bigla, todo suporta naman sila, may nakisaw-saw pa. Di ka na magtataka, ginamit sa kanyang tamis tila. Sa puso niya sana'y pasikreto. Mas believe ako sa'yo kung tahimik lang sana ang pagkakaloob mo. Ang Diyos nang bahala sa lahat ng iyong gawa, naway biyayaan ka. Ang payo ko lang sa'yo ay maging totoo, huwag nang manloko. Yan ang payo ko sa'yo, payo ko lang sa iyo, payo ko lang sa iyo. Ayan po ano mga kaibigan, ang ganda, 'di ba, Jesse? Ha? Eh para iukol mo lang sa isang walang kwentang tao 'yang kantang 'yan, no? Sipin niyo 'yan, ha. Si Jun magaling 'yan eh. Ang katunayan, ang magkasama dun sa pwesto na 'yun niya dati, si Nestor Estrella na malimit nating nababanggit na naka-base sa Taiwan, 'di ba? Ngayon, tagal na. Silang dalawa magkaano noon eh. Magkasama eh, si Nestor eh, singer at saxophone at the same time, si Jun naman ang keyboard. Oh, eh nakilala ko yan sila, si Jun eh, kay Ben Buena, yung nasirang Ben Buena. Magaling din na ano yun, na musician yun, mga kaibigan, nagtrabaho sa Channel 4 yun, nung panahon ni dating Pangulong Marcos. Ha? Ayun, ang nabarkada natin, yan, kami-kami, pinupuntahan kami ng mga, alam nyo, pag tinambayan ko isang lugar, ang daming pumupuntang kwan eh, musician eh. Oh, yan, katulad niya kami noon, ang saya namin doon, sa lugar na yon, maliit lang na lugar, pero laging puno, dalawang floor yon, nasa second floor yung tinutugtugan ni Jun. Sana nakikinig ngayon si... Nanonood ngayon si Nestor. Yan ang kagrupo ni Nestor. Bago ko naman natulungang paalisin nun si Nestor kasama yung kapatid niyang singer. Dalawa sila. Doon ko rin na
na-discover yan si Nestor, na ipakilala ko sa isang Japanese employer na naghahanap nga ng sax player. Tama-tama ka ako dito, meron. Eh, kailangan niya raw ng sax at singer. Ito, may kapatid na singer, ang galing kumanta. Eh, ang sikat pa lang na kanta ni Whitney Houston noon, yung ano eh, yung Saving All My Love. Ang galing nung kumanta, oh, ang taas ng boses, batang-bata yun, si Maricel, kapatid ni Nestor. Pero yun eh, pumanaw na pala, ilang taon na nakakaraan, dahil sa mabigat na karamdaman. Eh, bata pa yun eh, mga kaibigan, nung panahon namin na yun eh. Oh. Ayan, nakukwento ko lang sa inyo, namimiss natin yung kapanahunan na yun. Ah, nakasama natin yan si June. At si Bart pala, yung brother niya, elder brother niya na mas una ko nakasama, nasa New Zealand na ngayon. Ito naman si June, na-discovered ko din na mas nauna naman niyang nakasama yung kuya ko. Oh, sa lugar nila ngayon, nasa Okayama, Japan ngayon si June eh. At nakita naman ninyo yung tumutugtog siya ng piano, di ba? Ang daming instrumento ro sa bahay niya yun, sa Japan, sa Okayama. Eh, dangan nga lamang at huli na nating nalaman na doon lang pala, medyo malapit-lapit yun sa Nagoya. Napasyalan sana natin nung nandoon tayo. Oh. At meron hong mga nagpapadala sa akin, nagtatanong, eh ano raw ba ito? Kasi merong yung mga Pilipino, ha, yung mga US citizen o kaya dual citizen na Pilipino sa Amerika, eh hindi raw ho papapasukin sa Pilipinas. Patunayan, meron daw mga nagtangkang umuwi dito sa Pilipinas pero hinarang sila doon po sa airport. O hindi narang, kung hindi pinayagan ng mga airline, no, na sila'y makaalis. Ben, o ito ho'y public service ito eh. Eh may katotohanan yan kasi po, pagka daw US ang passport mo, eh hindi ka paalisin, hindi ka papapasukin kasi dito sa Pilipinas. Eh hindi ba yan ang naging utos ni Presidente Duterte? Pagkatapos niya na kansilahin yung pong visiting forces agreement na kamakailan eh binawi. Ayun po mga kaibigan, ano, kasama doon sa mga direktiba kasi ni Presidente Duterte na hindi papapasukin dito yung mga American citizen, mga mamamayan ng Amerika, kung wala silang kaukulang visa. Eh noong pong bawiin yung kwan, yung pagbasura sa BFA o Visiting Forces Agreement, hindi ho nila sinabi na tinatanggal na rin nila yung mga direktiba na kaakibat noong pong pagbasura sa BFA. Yun nga palang mga... Ang pinakamaganda na lang ho na magagawa ng mga nagtatanong sa atin, hindi ko rin ho alam yan eh, kasi kinukwento nila, lalo na sa Amerika, eh, papunta ng Pilipinas, hindi pinayagan dahil US passport, dahil US citizen. Eh wala ho tayong alam dyan. Ang alam natin, may directive na hindi pa binabawi. Ha? Ang binawi lang, yung pag-suspend o pag-cancel doon sa BF Visiting Forces Agreement. At kasunod noon, nung kanilang nung unang kanselahin nila yon o kanilang ibasura yung BFA, kasama sinabi nila na ang mga mamamayang Amerikano ay kailangan na munang kumuha ng visa. Sabi nila, pag Pilipino, pwede. Yun. Kasi nga, marami nagtanong.
Oh, pero ngayon sinasabi ng mga nagtatanong sa atin, eh meron daw na ano ron, pinigil na makaalis para makapunta ng Pilipinas dahil US passport. Ang pinakamaganda niyan, tanungin niyo yung mga inutil na embassy o kaya yung mga konsulado natin diyan sa Amerika. Oh, kung merong utos na sa kanila na yan eh binabago na, ha? Binabawi na rin. Kasi yung sa BFA, binawi. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ilang oras na lang ay matatapos na pala birthday ni Ginoong Hilario de la Merced Jr. 59th birthday ho niya ngayon, ha, mga kaibigan. At ilang sandali na lang din ay birthday na po. Babatiin ko na rin. Advance happy birthday kay Brigadier General Camilo Ferrer Balutan. At dahil birthday po nila ngayon, o 59 birthday din pala ni Eric Ramos ng San Pablo, Laguna, at ni Jocelyn Patricio Borabo. Happy birthday sa inyo, ha, kay Hilario de la Merced. 59 din kasing edad ni Eric Ramos at Jocelyn Patricio Borabo. Advance happy birthday din po kay Brigadier General Camilo Ferrer Balutan na magdiriwang ng kanyang karawan January 16. At dahil birthday nila, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Oh, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Binabati natin si Eric at Mary Ann Diomampo ng New York, ho. At ang kababayan nating OFW na si Liz San Miguel sa Abu Dhabi ay binabati po natin. Si Sandy Javier at lahat ng Century Cable Pinoys sa Las Vegas ay nakikinig daw po sa atin. Si ano ito? Gia Bato o Jayla Morin, 26 years old ng Tandang Sora, Quezon City. Si Hill Ilag ng Los Angeles, California. Bagong tagapakinig natin, na ika nga po na laman naman niya ang ating programa kay Ginoong Ramir De Belen. Salamat po, ha, si Ginoong Hill Ilag. Sina Presi Pantoja ng New York, Green Guevara, Luz Bimin Romana, Archie Pilla, Bella ng Kuwait. Si Geraldine Daddy's Ecker. Ba, nandun na pala si Geraldine, ha? Si Babes. Nasa the Netherlands na. Mga kaibigan. Si Mar Mangalus Lansangan ng Milan, Italy. Alvin Samson ng London, Luisa Abad and family. Joselito Camacho Boyet Potenciano ng San Diego ba yan? Reynaldo Dison, Marisa Ferrolin o Ferroline, Asdi
Nina, si Joport Embate, si Nilyang, ha? Si June Gases, na dati pong original vocalist ng dating bandang Abracadabra. Nasa Guam po si June. Si Walden Kihan Berry, nandun din sa Guam. At ang kanyang pamilya na pawang mga musikero. Ayan po, ha? Si mga katropa natin, Arlene Tanyedo Barrias, Mon Barrias ng Amsterdam. Si Joel Diaz ng Italy at si Carolina Luge ng Italy. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Ella Samson Albiar. Susana De Los Santos. Ka Ani Flormata Saludes. Ka Enyang Mina. Si Andres Bonifacio ng Michigan. June Di Valencia. Mahusay na singer, actor. Si ano tawag dito? Nalimutan natin mamaya na. Si Carmela Torres Balcos at saka si Carol Torres Briño. Yun. Si Julie Bawi Bondad, Romy Pascual, Roberto M. Villarosa, Russo Feliciano, Reynaldo Galang, John Reyes, Baste Sebastian, T.C. Cuevas, Nesitas Cervelas Pabros ng Madrid, Spain, Alex Darang ng Brescia, Italia, si Nick Mozo ng Toronto, Christopher Cañalita, ay nanonood din po. Clarissa Luna Santos, Alet Calmateo ng The Netherlands, Jose Aquilino, sino ba yung ano? Teka, may pinababati dito eh na ilang gabi na to. Aris Villarreal ng Singapore, tama ba? Chris Martin ng Pasig City, mga kaibigan, no? Amy June ng Los Angeles, tama? Nelson Beblanas, binabati natin si Arlene Troy ng Cavite, si Cindy Caritan ng Las Piñas City, si Rod Santos, ba si Rod ng Tarlac, kilala ko ito eh, pinsan ko ito eh, mga kaibigan eh, kumusta na Rod ha, kay Lamonching at kay Bing, ayan, si Abdon De Villa ng South Korea, Eduardo Garcia Ochoa. Ba't may Ochoa? Totoo bang pangalan niyan? Kasi may kilala ako, Edgardo Garcia naman yun. Si Ewang yun. Na inaanak naman ni Ochoa. Si Tess Bautista. Ayan po, ha? Si Lilian Cato Ruiz ng Bay Area, California, Efren Ortilla, watching from Bronxville, New York. Si Wei Mata, Nelly Tutor, ha? Army Sunshine El Cura, si Osias Catalan Olvido from Tokyo, Japan. Si D. Michel ng San Diego, California. Si dating actor, si Ka Jun Mariano. Si Val Luga.
si Marlene Balete Orteza, Greg Belus Jr., Garcia Antonio Norman Sr., CJ Garrado, Maria Luis de la Merced, si katropang Rosita DC, Edgar Ellen Kalingking, G. Hernandez, Victorio Guevara Sotelo, Nelly, nabanggit na natin, si Alte Mecula, Hernando Noblesada, Sebastian Charlie from Australia, Gerard Bugarin, Boji Magkasi, Ramon Santos, si Merle Aquino, si Gloria Latorre from Guam, Hubert Ivan Pang, yan, Fernando Nicolas, Tahiti Papete Bora Bora, Leonardo Arumin, si Maria Luisa de la Merced, Ella Gonzalez, kaibigan natin Rudy Santos, original member ng bandang Horoscope, si Cesar D. Soriano, si Asdi Nina, Alvin, si Alvin nabanggit na natin to, Maria Dolores Santos from London, Maria Manlangit from San Diego, California, Gina Gina ng Maynila, katropa natin, si Larry Gatmaitan, si Alet Calmateo, G. Hernandez, ito, Ramon Santos Arciaga, sino pa? Meron daw, ano rito? Yung mga troll, di ba kayo naiiyang hayop kayo? Pasok kayo ng pasok dito, meron kayong sarili ninyong gumagawa kayo ng FB ninyo, account. Ha? Doon kayo mag-post. Wala nagbabasa, no? No, racket nyo kasi yan eh. Bayad. Mga gago. Si Anthony Pardo ng Edmonton, Canada. Oldies but goodies. Isang magaling na musician, ha? Si Chris Martin Dayaon, Mila Gutierrez, at Frazen Dayaon ng Buting Pasig. Si Marisa Martinez, mga kaibigan. Si Jing Palomo, musician din, singer. At saka si Wilson sa US of A. Si Nixon ng Torres at si Mary Jane nasa New York. Si Yula Sotelo na ating katropa ay nasa Japan naman. Si Rolando Andres. Si Ed Yumul Casquejo. Alex Borabo. Nabasa ko na ba yan? Anthony Pardo. Nabasa ko na yun si Mr. Pardo. Si Nick Nino Homer Rivera. Nino Homer Rivera. Ricky Valero. Veteran basketball player po yan. Celso Paglingayen Aguilar. Sa bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais.
Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe po sa ating YouTube account, ang ating official account sa YouTube, Lapid Fire ni Percy Lapid. Ho? Magandang yumaga! Alan! Peter! Cayetano! I! Caldero! Kaya tayo!